napagtagumpayan mo yung tagog ng mga problemang sunod-sunod pa ay dumarating sa pamilya mo, na ikay nananatiling mabuting tao, nananatiling tumatawag sa Diyos, nananatiling positibo. Kapatid, it's a clear indication that God's favor is on you sapagkat kakaunti lang nakagagawa nito. Isang mahalagang prueba ng favor or approval ng Panginoon ay yung katulad ni Jesus, nakagawa ng kababalaghan. Makagagawa ka ng isang bagay na hindi mo kaya. Ni ng iba, kaya magugulat ka eh, pati na rin sila. Kasi magtatagumpay sa negosyo mo, kahit marami kang kompetensya. Makapapasok ka sa trabaho, mapopromote ka, kahit may mga kasabayan ka na mas nauna sa'yo, mas magaling sa'yo, mas may connection sa'yo. Mapapatunayang inosente ka sa kabila ng, nako, pambabastos, paninira sa'yo. Mapapalaki mo ng maayos sa mga anak mo, gayong iniwan ka ng asawa mo. Gagaling ka sa sakit mo, gayong akala ng iba, konti na lang ang nalalabing oras mo, etc. Yun ang magpapatunay sa iba, kahit sa sarili mo, na pinagpala ka, that God favors you, that God approves you, dahil din sa mabuting pinapakita mo na hindi niya nakikita sa ibang tao. Kayo mga magulang, hanggat maaari ay pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa inyong mga anak, right? Pantay-pantay. Lahat yan mahal ninyo. Pero, aminin, lalo na kapag ang mga anak ay medyo adult na, medyo may mga pinapakita na, dalawa lang naman yan eh, papakitang maganda, papakitang pangit. O diba, may mga anak ha, na may nabibigyan ka ng pabor. Magandang pabor, halimbawa, material, pera, o kaya pagtitiwala, mas pinagtitiwalaan mo. Hindi dahil sa siya ay mas mahal mo kaysa sa ibang mga anak mo. No, pantay-pantay sila. Kaya lang, mas magalang, mas marespeto, mas madiskarte, mas matipid, mas seryoso, mas masakripisyo, mas may isip. O diba? Kung minsan, hindi mo mapigil. Parang natural lang na mabigyan mo ng pabor yung mga yan. Again, hindi dahil sa sila'y mas mahal mo, kundi dahil ito ay parang affirmation, confirmation, na natutuwa ka sa ipinapakita nito, bagay na hindi mo makita sa ibang anak mo. Palagi ko, ganun din ang Diyos sometimes. Oo. You see, pantay-pantay ang pagtingin niya sa ating lahat, inasmadyas para sa ating lahat, na buhay, namatay at muling nabuhay ang kaniyang anak. Pantay-pantay tayong lahat. Sigurado yun? Lahat tayo nagkamit ng kaligtasan. Sigurado yun? Kaya lang, kung paano ang Diyos, sabi nga natin, nako, kinakalabit ka. Kung paano ang Diyos ay may paraan upang sabihin sa atin, tigilan mo yung kasalanan mo. Lubayan mo yan, layuan mo yan. Iayos mo ang buhay mo. Kinakalabit ka. Siguro may pangkilitirin ng Diyos. May kilitirin ka. Kung paanong may paraan ng Diyos para sabihin sa'yo, tigilin mo yung ginagawa mo. Palagay ko naman, mas may paraan ng Diyos. In order to tell those people living in righteousness, in the midst of these people living naman in sinfulness, I am proud of you. Natutuwa ako sa kabutihang ginagawa mo. Nagigiliw ako sa pagsasakripisyong ginagawa mo. Palagay ko naman ganun. Ganun din ang Diyos. And that's by giving these people favors, pabor, which for me are clear proofs that this particular person has the favor and has the approval of the Lord. Sinabi ko yan kasi, yun ang nakikita ko sa ating mga pagbasa eh. At tulad ng sabi ni Gamaliel, isang Pariseo, patungkol sa simbahang itinatag ni Kristo na ipinakikipaglaban o tinitindigan ng mga disipulo. Ano sabi ni Gamaliel? Parang sabi niya, kung ang grupo mo yan ay sa Diyos, ay magtatagal yan. Pero kung ang grupo mo yan ay hindi sa Diyos, pasasaan ba't mawawala din yan? Maglalaho yan, malalaos yan. Kapatid, tanong mo, ilang libong taon na tayo? O diba? Patunay na ang simbahang ito ay may approval ng Diyos.
Hindi siyempre ina-approve yung mga pangit na nangyayari kung minsan sa simbahan ito. Pero dahil ito yung tinatag ni Kristo, may approval ng Diyos ito, may paggabay ng Diyos ito, may favor ang simbahan ito galing sa ating Panginoong Jesucristo. Now, pwede mong itanong sa akin, Genere, Father, parang hindi ko naman nagigits yung sinasabi mo. Kasi ako naman, walang inaargabyadong tao. Tumutulong naman ako sa akapwa ko. Pero bakit gano'n sunod-sunod ang problema sa buhay ko, sa pamilya ko? Eh, para namang hindi ako aprobado. Nasa naman yung pabor ng Diyos sa akin na sinasabi mo. Pero sa palagay ko, matutulungan tayo ng buhay ni Bernadette Sobero. Si Bernadette, ang siyang nakakita sa mahalay na mahalabiran ng Lourdes. Pero, ang buhay niya hindi naging madali. Marami ang mga hindi naniwala sa kanya, marami ang kumutsya sa kanya, kahit siya batang bata pa. Ang iniisip niya na naloloka na siya. In fact, kahit nung pumasok siya sa kumbento, mayroong isang madre na parang na-impacta. May mga madre pala dito. Na nagpahirap sa kanya. Talagang binibigyan siya ng task na ipasabit brother. Pinapahiraman siya. Kasi yung madre dong ito, ay hindi naniniwala na si Bernadette ay nakakakita talaga sa mahalay na. So kumbaga, pinagtripan siya. Pero despite all this, si Bernadette ay nanatiling mabuting tao, may respeto kahit sa madre ito, sumusunod, gumagalang, go on lang, hindi nagre-reklamo, hindi nagsusumbong. Hanggang sa gamalaan sa sakit nito. Sinasabing on her deathbed, si Bernadette ha, lumapit to yung madre na konsensyong hindi ng tawad sa kanya. And about Bernadette, this sister said, if she could suffer this much without even complaining, she must have seen the Virgin. Na kung ilalapat natin sa ating pinag-uusapan, paraphrasing this in Tagalog, pwede natin sabihin, kung ang tao ito ay makapagsasuffer o makapaghirap ng gusto, nang hindi nagre-reklamo, nananatiling mabuting tao, hindi malayo ang pabor ng Diyos ay nasa tao ng ito. Brothers and sisters, tandaan natin ang pabor ng Diyos, ang favor ni Lord, ay hindi lamang sa inyo ng kasaganahan, kaligayahan, ito rin ay pupwedeng sa inyo ng kapayapaan, kapanatagan, kahinahunan, sa gitna ng mga problemang naranasan. Isipin ninyo, ay, mas gusto ko yung favor na maganda, ayaw ako ng pangit, kapatid. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Hindi mo alam ang pinagdaraanan nila, ang pinagdaanan nila bago makuha yung magandang favor na yun sa buhay nila. At hindi mo alam ang mga pagsubok na naghihintay pa sa kanila. And besides, sa palagay ko, mas magandang ang favor yung sa oras ng pagdurusa, yung gift nung, yung favor nung malampasan mo nang hindi ka nagiging masamang tao, yun ang mas kailangan natin. Kaysa sa favor na sagana ka, kasi sabi nga natin, Lord, kahit wala nang limpak-limpak na biyaya, huwag lang akong magkakasakit, right? So mas kailangan natin ang favor ng Diyos. Huwag tayo nagdurusa. At kapag nandiyan na ay itagalak mo, kagalak mo, sapagkat kusa naman niyang ibinibigay sa iyo. Grasya ito. And indeed, sapat na, halos yung malaman mong mahal ka ng Diyos. Pero, hindi nga ba added blessing, bonus na blessing, yung malaman mong natutuwa sa iyong Diyos. Because with it comes not just remarkable blessings, blessings even in suffering, kundi yung confidence na sa kabila ng mga taong nagbabash sa iyo, sa kabila ng mga taong hindi natutuwa sa ginagawa mo, ito'y confirmation. Ang Diyos ang nagsasabi, ituloy mo yung ginagawa mo. Tama ito. Ay, God's your back. Sa kabila din ng mga pangit na nangyayari sa iyo.